Hi guys! Welcome back to another episode of our channel! So today, pag-uusapan natin ang Tretinoin Cream. Pero first of all, happy new po sa inyong lahat and sana masagana ang ating bagong taon ngayon. And kamusta naman kayo? Ako okay pa. Dami na lang pagbabago sa mundo. Dami na pagbabago sa akin. So ngayon, barefaced lang ako as usual dahil ngayon pag-uusapan natin ang Tretinoin Cream. Ang aking update journey sa Tretinoin Cream. So first of all guys, disclaimer, wala pala akong dermatologist sa cream na ito. So own research ko lang to at try it at your own risk nga sabi nila. So ayun, ito yung ginamit ko sa aking research lang at wala akong dermatologist na kinonsult. Dapat guys, kapag gagamit ka ng Tretinoin Cream, always consult your dermatologist para mag-guide nila kayo at ano nga bang dapat gawin sa inyong journey sa Tretinoin Cream. Nag-research na ako, nandun din ako ng ibang YouTube video sa paggamit ng Tretinoin Cream. Ano nga ba dapat yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Tsaka ano nga ba yung magiging side effects na ito sa akin o kaysa magagamit pa nito. So, research talaga ako before I started this Tretinoin Cream, itong treatment. At so, I guess naman na, dahil madami na din naman ako na-research, so makapwede na din. Pero guys, I don't advise na gamitin na din ito na mag-isa. Kailangan na talaga may dermatologist. So, dahil ako matigas ng ulo ko. So, ayun lang. So, a bit of background of my skin guys, alam nyo naman na gumamit ako ng Skin Wake Shark Oil nung sa aking mga pimples and sa mga dark spots. So, nawala sila for almost a year at sobrang ganda nga talaga nung kinalabasan na. Pero, nung mga nagtagal-tagal na, naglabasan na naman uli yung mga pimple. Tapos, lumabasin yung mga pimple lalo na dito sa jaw area talaga. As you can see, diba ang dami talaga. Dahil din siguro sa picos ko. Kasi siguro hindi talaga matatanggal yung mga pimple. Especially din dito sa aking mga balikat at likod. Sobrang dami pimple. Hindi talaga mawala-wala. Kailangan lang talaga siguro ng diet, no? Hindi ko magawa yun. So, maglalagay na pala ako ng mga picture dyan para makita nyo sa aking journey sa Tretinoin. Mga first 2-4 month ko sa paggamit ng Tretinoin. So, nasa 4th month pala ako noong December. So, dahil ganit ko siya na 4 months, August 31 ko siya unang ginamit. So, nandito yung kalendaryo ko. Ayan, August 31 ako nagsimula. Ayan, first day of using Tretinoin cream. Season 31, ginamit ko siya uli, no? 4th day na ng Saturday of September. In every month, guys, binawasan ko yung mga araw ng paggamit ko ng Tretinoin cream. Hanggang sa mabindak ko na yung aking tolerance. So, guys, ito nga pala yung ginamit ko, Tretinoin cream from Lazada. So, sila ko siya nabili ng 129. 129 ko siya pala nabili for 10 grams. At ang kanyang percentage is 0.25% lang. So, yung pinili ko dahil yan, nag-uumpisa pa lang ako sa paggamit ng Tretinoin cream. I-build up ko muna yung tolerance ng skin ko hanggang sa umakyat siya ng siguro 0.5. So, hindi na ako, alam ko meron pang 0.1% to. So, hindi na ako magpupunta doon hanggang 0.5 na lang ako. So, ito yung ginagamit ko. AC Global Inc. Ang kanilang Tretinoin Acne Care Cream for 10 grams. Sa aking gaya, yun lang ginagawa ko para medyo mabagal at mabilit ako slowly ang tolerance ng aking skin. So guys, ginamit ko din itong Tretinoin Care for all. Of course, sa aking acne pimples and also sa fine lines and wrinkles. Nasabi din nila na almost 1 year mo daw makikita bago yung effects ng, total effects ng Tretinoin Cream. So mostly talaga ang Tretinoin Cream, ito yung gabi lang nilalagay sa face dahil nga rested yung face, matulog ang any stresses na ma-feel ang yung face sa sarili mo. The first month, guys, every 3 days ko siya ginagamit. So, matagal yung interval na paglalagay ko ng cream. Siyempre, dahil nga first month pa lang, mostly wala ka pa talaga makikita effects sa iyong face or any side effect. So, yung aking skin pala is oily. Pero sabi din daw nila, ang oily skin daw medyo wala gaanong side effects na mararamdaman. Pero, hindi gaano ganas sa akin case ha. So, ayun. So, dahil sa first month pa lang ako, wala pa akong nakita ng difference sa akin face or any side effect. Now, sa key second month, sa paglalagay ng Tretinoin Cream, every 2 days ko na siyang ginagamit. So, medyo napaiksi na interval ng paglalagay ko ng cream. Dito talaga may nakita na ako slight difference pala. Very konting difference pala ng paglalagay ko ng cream. So, medyo lumalabas na yung blackheads, whiteheads, pati mga medyo may pimple na. So, ayun pa lang naman yung nakikita guys. Tsaka, yung positive side naman doon, meron akong parang smoothness na ako nakikita dito sa akin noong. May smoothness na ako nararamdaman sa noong ko.
2 months ko palagi nang paglalagay. So, nung 3 months na ako, nung pinalagay ng cream. So, every other day na ako nilalagay ng cream sa aking 3rd month. So, dito yung month na medyo nag-aalangan na akong maglagay ng cream. Pero sabi nila, ituloy-tuloy lang kasi yun nga pinapalabas niya talaga yung mga pimple mo. So, pero mostly, ang dami ko nakitang whiteheads, guys, na lumabas sa akin. Mostly dito sa part, ayun o, meron pa rin nga dito. Pero dito medyo okay na. Nag-blackheads din ako dito. Pero okay naman na. Pinipisay ko kasi ganyan. Charot lang, huwag yung gawin nyo. Pero pag gagawin nyo, dapat konti pisay na lang. Tapos lagyan nyo ng aloe vera para mag-close ba yung gap sa skin. Tip ko lang yun guys, pero try it at your own risk ha. Huwag nyo sasihin to. So dahil nga medyo parang dumami din mga pimples. Parang normal lang din naman na na pagpipit po yung face ko nung wala pa rin nung tretinoon. Pero okay lang naman sa akin. Sanay na akong magka-pimple. Pero ang the good thing is nagiging medyo smooth na yung mga face. Ay, yung area ko dito. Upper part ng area ko. Pag ganyan. Nagiging smooth na siya. So, noong December na 4th month ko na, every other day pa din ako nagalagay nung cream. Kasi medyo nag-aalangan pa ako mag-every night na paglalagay. So, every other day pa din. Hindi nakita ko na sa cheeks. Ito, nagda-dry na siya. Hanggang ngayon, January na. Ayan pa din siya. Tagalan na ito. Ang tagalan na ito, pero nandiyan pa rin. Medyo wala naman ako kaanong pagkakaiba doon sa 3rd month at no 4th month. So, medyo nag-smooth lang naman. Mga pimples, medyo nag-dry na. Medyo nandiyan pagkakonte. Medyo may lumalabas sa iba. May mga blackheads, whiteheads pa rin naman. Pero, very manageable na lang kasi napakakonte na. Pero, kahit naman nga lang, medyo okay na din ako sa tingin ng face ko. Pero, dito lang talaga sa aking jaw, part ng aking face. Ayan. Yo, tsaka dito sa neck. Yun lang talaga yung mostly problema ko sa aking face. So, tinitignan ko na talaga kung may magagawa nga ba talaga itong tretinoin whipped cream. Pwede siguro nga talaga sa pigas ko. Hindi ako mawalan-walan ng pimple. So, yun lang naman aking update guys sa paggamit ng tretinoin cream. So guys, kung gusto nyo nga talaga makita ang aking morning or night routine sa paggamit na tretinoin cream, comment lang kayo. At kung may mga tanong kayo guys, ask lang kayo sa aking comment dahil hindi na ako medyo busy ngayon dahil pag-graduate na ako. Pag-graduate na ako, kaya medyo hindi na ako busy. So ito yun, ang aking tretinoin cream at ilalagay ko din down below kung saan ko siya nabili at kung magkano siya, say ko siya nabili. Guys, yung face ko, ngayong gabi na paglalagay yung tretinoin cream. Kaya ganito yung face ko. So, yun lang naman guys ang aking update sa aking tretinoin journey. So, magtuloy-tuloy sana ha. And, improve na yung skin ko guys. And, sana may natutunan kayo. And, comment down below your questions or any suggestions guys. Thank you very much for watching. See you again!